Hello mga kumpadre, mga ka-SUV at mga ka-Monty. Ngayong araw na ito, papunta tayo sa Keon Sondra. Alam niyo naman, kung sinusubaybayan niyo ang channel ko is loyal tayo sa Keon Sondra. Dahil ang LED light na to ay napakatibay talaga. Napaka-reliable. Long-lasting talaga. Napakaliwanag pa, no? Kung napanood niyo yung video ko, dalawang Montero Sport 2015 and itong 2019 na dadalhin natin ngayon. Both naka Keon Sondra. Ngayon, papalagyan natin itong Montero Sport natin na 2019 model. Tara! So ano nga pala yung Keon Sondra, no, sa Mandaluyong? Back in 2015, nakarating na rin ako dito sa Mandaluyong. Itong Montero 2019 model ko, pinalagay ko to sa Pampanga, yung fog light. Minsan kasi guys, kahit maganda yung product, pero pangit yung customer service, hindi mo talaga gustong puntahan eh. Pero yung Keon Sondra, imagine, back in 2015, nung kakakuha ko lang nung isa kong Montero Sport, tinext ko siya, sulit.com.ph pa yata noon, or olx.ph pa. Tinext ko siya ng alas 9:30 yata, nagreply siya, sabi niya, sabi ko, darating ako sir, mga bandang 11 na or 12. Pagkatapos, nung dumating ako doon, in-accommodate nila ako ng mabuti. Lagay nila, imagine, 11 PM at night. Yun ang talagang hassle. Kaya kung saan man nakarating yung Keon Sondra ngayon guys, is sobrang quality ng product at ganda ng customer service, deserve nila talaga to. At malapit na tayo, sabi ng Waze. Ayan ang Keon Sondra guys. Ito na siya. Ayan o. Keon Sondra. Guys, so health and safety ng Keon Sondra, in-sprayan nila ako nang hindi ko alam kung ano to. So pag bumagsak ako mamaya, alam na, sila yung may kasalanan. Tip lang po guys, sir. Bali magiging bagong tao rin po kayo pagkatapos ng kaya, sir. Part lang din po ng safe and ano natin, protocol lang din po. Sino yung operating hours nyo? Ito pala yung operating hours nila Monday to Sunday. 9 AM to 6 PM. Papapa good morning ka sa gabi. At ang papalagay natin ngayon yung KS60 HRI2. Tama ba? Para sa Montero Sport. So yung mga naka Montero Sport na 2019 model, punta na kayo dito. Nag-accept sila ng debit card at saka credit card. Ito bang for fog light ng Montero Sport is may yellow. Nasa yung mga kulay? Ito po yung chapi. Yung 6,000 Kelvin natin. Ito na po yung 5,000. Yung medyo yellow is natin. Yung warm light. Then ito po yung 3, yung all weather po natin. Ito 4,300. Yes po. Ito 5,000 Kelvin po. Then ito yung 6,000 Kelvin. Ito yung 6,000 Kelvin. Makikita nyo na yung color difference nila, yung temperature difference nila. Sir, kung di ako nagkakamali, ikaw ang nag-install ng 2015 Montero ko 11 PM ng gabi. Ah, dito? Puti pa to. Ah, oh, puti pa yung wall. Hindi pa ganito. Wala pang ganito. Dumating ako dito ng alas 11 ng gabi, inako. Tinext ko siya, guys, si Sir Jun. Tinext ko siya ng 9:30 PM. OLX pa nun. OLX pa or sulit.com.ph. Nag-reply siya mga 9:43. Sabi ko, punta ako ng 11 or 12. Sure, sabi niya. Kasi dito kami natutulog. Lagi. Dumating ako dito, may naka-install sa akin galing sa toot na LED light. Ang sabi niya, ang hina nito, sir. Subukan mo tong sa akin. Isang LED light muna yung in-install niya. Pagkatapos nun, pinakita niya sa akin yung difference. Yung isang headlight LED light niya katumbas ng tatlo nung naka-install sa akin. Tinakpan mo pa, naalala ko 'yon. Kasi ganoon ako mag-compare, ayoko kasi nung papakita natin na side by side, yung pakita natin yung klase. Sabi, ginagawa ko, customer, oh, ayan tingnan mo, ikaw mata sa mata. Kasi sabi ko nga, eyes never lie. But ano ba talaga yung itsura nitong nakakabit sa inyo previously tsaka yung ikakabit natin para makita niyo yung talagang difference. So, ever since ako, lalo na ako nung nag-umpisa, ako lang nag-install eh. Ganun ang ginagawa ko. Side by side, para yung option ng customer, kita niya sa mata niya na talagang may difference from previous LEDs and to our latest ones. Itong surgeon may utang sa akin kasi yung Keon Sondra Sambuanga, ginamit nila yung video ko. wala kasi kami video. Lahat kasi ng lahat ng videos natin tsaka mga photos, walang nanggagaling sa amin. Randomly, bato lang kami ng bato sa page natin para may share natin. Pero yung sarili naming video, sarili naming mga shots ng kotse namin, hindi namin ginagawa. Kasi mas
mas ang ano kasi namin, mas credible kasi pag galing sa customer. Bakit Keon Sondra ang pangalan ng Keon Sondra? Derived yan sa Bible. Keon means God is gracious, Sondra means protector of men. Dinis ko yung pangalan niya doon sa Bible. Kasi matatanong nyo, hindi kasi talaga ako ka-enthusiast. Ano ako eh, food manufacturer ako. Kung mga longga, mamaya magbigay kita, longganisa, tusino. Aba. Yun ang sarili ko. Eto, parang blessing lang sa atin ni Lord na, sige, give light. Meron kami nabasa yung give light na ano. So, we're proud to say, first tayo sa buong mundo na nag-implement na yung H4 natin, pag nag-high beam ka, hindi nawawala yung low beam. Since 2014, design po natin yon, which is, happy naman kami ngayon lately kasi may mga ibang companies na rin na nare-realize sila na pwede pala yung gano'n, na maganda pala. Kasi ang problema kasi sa H4, pag nag-high beam ka, nawawala yung near field mo, namamatay low beam. Kahit yung halogen, gano'n. So, una natin in-implement, dinesign yun. Nauso nung time na yun, 2-in-1 na color. Sabi ko, parang hindi maganda. Kasi you have to switch on and off. We did the research, tapos mga customer feedback, sabi, saan hindi maganda yung 2-in-1? Kasi una-una, minsan pag sumakay yung compressor, pack lumanon, biglang nag-iiba. Kasi sensing yun eh. Kaya nga diba, in-on-in-off sensing yun. Nag-iiba yung isang kulay. So kailangan patayin, mag-switch naman. Patayin na matagal para talagang sabay uli. Sabi ko, sige, gawa tayo na sa H4 na dual beam. Which is, yun nga, early 2015, we came up with the dual beam ng H4 na pwedeng yung low beam mo, 4,300 Kelvin. Ngayon, pag nag-high beam ka, sasakay yung 6,000 Kelvin. Or vice versa. First in the world tayo na nag-implement noon, wala pa rin nakakagaya hanggang ngayon. Hanggang ngayon, pag tignan mo sa market, wala silang dual beam pagdating sa H4. Tayo lang meron. Kasi nga, first, pinapatent natin. Ang maganda lang kasi sa atin, sa Keon Sondra, since family, yung mga staff ko, mga customers, end users, sila yung nagbibigay ng suggestion. So, continuously, dinidevelop namin through research kung ano yung maganda. Tapos yun i-implement. We always think 10 steps ahead. Design, concept, innovation, tayo yan, research. Pero ang aim natin kasi is, at least, a Filipino brand na LEDs, we start with this one, makilala globally, which is thankful naman kami kasi so far meron na tayong nagdi-dealer sa Canada, sa US, sa Japan, nag-uumpisa na rin. Sa Mindanao, mag-uumpisa na. Luzon, Visayas, meron na. So Visayas, we have in Cebu, meron na rin tayong Davao. Luzon, meron, well, dito sa Quezon City, Baguio is kila Galilee, yung Wetworks. Nueva Ecija, Stage 1, Joseph de la Cruz. Tapos sa Pampanga na, Jeff Yobson. Tapos dito, Dunami. So marami na rin. Yung Davao natin is kay Chong Bakal. So ang success story itong Davao. Davao, like you, bumili siya. Tinuruan namin dito kung paano install. Kasi Davao nga siya. So nanood siya. 3 days pinanonood niya kung paano mag-install niya. After a month, sabi niya, Kuya John, pwede ba akong mag-resell muna? Kasi ang daming nagtatanong kasi mga ano, ang liwanag daw. Okay, sure. So, but the long story short, after a year, dealer ko na siya. Nag-average siya ng 100 to 250 sets a month. Let's face it, ang mga customer gamit lang nila yan, 1 to 2 hours a night. Yung Uber drivers dati, 5, 6pm hanggang 5am, naka-on yung ilaw. Every day. Yun, sila yung naging test subject ko. So sila yung tagabigay talaga ng proper feedback. Sabi ko nga sa kanila, huwag niyong papatayin yung ilaw pag kumain kayo. Paano yun, sir? Baka malobat. Akong bahala. Bakit, sir? Kasi kailangan natin malaman kung matipid talaga sa kuryente. Kung durable siya. So, true enough, naging durable naman talaga siya. Because of yung binago nga natin. Binago natin na binago yung design. Blessing lang talaga lahat. Blessing lang talaga lahat ni Lord. Yan, benta ko nun pa isa-isa lang. Isang buwan, dalawa-dalawa. Tsaga lang. Ito, wala akong tattoo dati. Kaya ako nagpatato, puro gas-gas po yan. Puro sugat, kakadukot. Eh, nahihiya na ako sa customer. Kasi bakit ganyan dami yung gas-gas? Ilalim, magpapatato na lang ako. Paano nyo ina-accommodate yung mga resellers, sir? Yung reseller, may contract sila sana. Nag-issue kami resibo, SEC registered kami, corporation kami. May BOC license kami. Plus yung support na nakukuha nila sa inyo, no? Yes. Yung training. Yung mentorship. Yes. Yung mga dealers natin, bago sila makapag-deal, ang sa requirement natin, dapat nakakiyon sila. Paano nila may benta yung produkto kung hindi naman nila na-experience? Plus, bago sila mag-start, they have to go through training sa amin kung paano tayo install. Minimum 4 days, maximum 7 days. Pag si Lord talaga nag-work sa buhay mo, hindi mo maka-quantify kung paano niya nagagawa.
Kasi ngayon, almost 300,000 likers. Tapos, yung IG namin, 60 or 50,000 followers na. Sir, tour mo naman ako sa shop mo dahil ibang-iba pa to noon eh. Itong mask natin, nag-start tayo nito. Naisip lang namin na mamigay. During ECQ, meron kasing nag-bless sa atin ng mask. So what we did, yung mask, binigay ko muna dun sa mga nangangailangan, yung mga garbage collector, yung araw-araw na mga nagpupunta mga lalo mo. Kasi yung mga mask nila, ano, disposable eh. Sabi ko, sir, eto, ano to, lalaban nyo na lang. Kung gusto nyo parang extra protection, may butas, lagyan nyo ng extra tissue para talaga, ano. Although ito, para na rin siya, it works like N95. Kasi makapal na eh. Tapos sa daan, ginagawa namin, sama ko yung sinisa na yung driver, pagka may mga street vendors, binibigyan ko na lang kasi ang lumang-luma na eh. Tsaka yun nga, yung medical mask ang gamit nila, syempre disposable yun. Eh, hindi naman sila pwede bumili ng bumili. Binibigyan ko, sabi ko, nalalaban yan ha. Tapos ginawa rin namin, pag may nakita kaming naka-Keon Sondra sticker, isa nakabuli namin, busy na, oh mask kayo dyan, bibigyan abutan namin sa daan mask. Itong area na to, merchandise to, binibenta rin natin to ngayon, mga mug natin. Ito, binibenta na rin namin kasi halos lahat ng mga ibang naka-Keon, nung nag-promo kasi ako, may free neto, may free mug noong time na yon. So, ganun naman ako magpo-promo eh. I'm giving back what is due to them. So, pag nag-promo ko, sige, bigyan natin sila. Kasi, parang maliit lang naman na bagay yan eh. Kahit ano, although promo, may less na, mayroon pa na, okay lang. Ito, consignment sa atin, car diffuser. Consignment siya ng pinsan ko. Siya yung nag-ano. So, kung magkano yung benta niya, yun, na pinapasa lang namin. So far, ano? Malakas. Kauri? Wow. Ilan Kauri. Dumating sa atin, ito? 100 plus. Tapos ilan yung order ni, ano, ni Oliver? Ni Nestor, ito po yun. Ang bilis mo, so, boss. Magkano yan? Yung bestseller natin na sa Sun po is 190 po. Then yung ano naman iba, yung standard la is 180 pesos po. Kasi hindi mo matatanggal sa mata mo habang naka-frame ka dito. Ano yan? Ah! Ito? Exhaust lang ito. Exhaust yan? Exhaust lang pala yun guys. Wala namang kinalaman yan sa structural yan. Integrity ng building na to. Collection anak ko yan. Anak, pera muna ilagay natin dito. Ito, ang nagbigay sa akin ito. Best friend ko si Mike Tagle. So mga car clubs to eh, binigyan kami certificate na yung nagsusupport. Ito rin, nandyan din yung compliance natin, syempre. Compliance natin, as for me and my house, we will serve the Lord. Bible-centric kami. So inaano lang natin ha. I mean, nagbigay naman na itong Keon Sondra si Lord. So he can take it away anytime. Ang daming nag-a-apply na dealers, sobra. Sinasalang, ayaw namin na basta-basta kuha ng kuha. Sila may compliant din sila dun sa mga requirement namin. Pinangangalagaan natin yung quality, may proper handling tayo. So yun yung ini-implement natin sa lahat. Gumawa na itong shop na kulay. Sila po nagkulay. Sabi ko, sige, bahala kayo kung paano design yung gagawin nyo sa shop. Ito, ayan, sila nagkabit dyan, sila nagpintura na ito. So yung design language sila pala sa kanila galing, ano? Sila nagtayo na ito. Bigyan nyo sa akin kung ano yung mga kailangan natin. Galing ha? Siya rin po ang nagtatoo sa akin. Ah, okay. Ayos ah. Ito, bagong tattoo nitong ECQ. Siya po yung nagtatato. Siya rin. Magaling kami niyan si Balong. Maraming lumalabas na LED sa market. Yes, yung LED namin is pricey, but we guarantee you yung quality na makukuha nyo, tatagal po. Ano katagal sir yung testing phase? Kami, bago kami mag-release namin, testing phase namin, 6 to 8 months. Pero pag nakita, pero yun, ang bili namin, walang patayan ng ilaw sa kabi. Kaya nga ang basis ko, kung gusto mo talagang makita ang quality ng produkto, madaling sabihin, oh maganda naman, yes. Ang tanong, gaano kadalas mong gamitin yung sasakyan mo at ilang oras sa gabi? If you're not a Grab driver or if you're not an Uber driver, ang gamit nila is naka-on yan from 5 or 6 p.m. hanggang 4 a.m., it's not being tested properly. Minimum 10 hours naka-open na walang patayan. Siyempre, ikot sila ng ikot, di ba? So, unlike pag private cars, 2 hours, 3 hours a night lang. Almost 400 customers natin ngayon, almost 7 years na nakakabit pa. Sa akin, 6 years na eh. Kita nyo, sa inyo nga, 6 years na eh. Oo. Gumagana pa. Ibig sabihin, talagang we did something good na talagang para gumanda yung quality. At hindi nagbago yung saturation ng color, yes, yung lahat. Kung paano yung buga niya, nung unang panahon, na binuga mo siya dito, hanggang ngayon,
Ganun pa rin, ganun sir. Pa rin. Sir John, imbitahan mo naman sila. Kung may hinahakay sa ilaw nyo, pwede naman kayong dumalaw eh. Hayley, we are open para sa comparison. Insisting nyo yung sa amin, para mata sa mata, walang bias. Mahirap kasi sabihin namin na kami number one, mahirap din kami sabihin na kami pinakamalakas. Mas gusto namin kayo yung magsabing malakas. Namin, ano, we just invite you, no need for magpa-schedule. Kaya naman mo accommodate kasi lahat dito, yung parking po na to, inupahan mo natin yan. Pwede ko kayong tumawag sa landline namin na 8-6-3-6-10-47 or sa cellphone namin na 0917-853-5366. Or pwede nyo rin po kaming i-visit through our page under Keon Sondra Corporation po. Nandun po yung mga ibang details, especially yung mga special announcement po na ginagawa po ni Keon Sondra. Pwede nyo po i-visit lang. For now, ang operating hours natin is Monday to Saturday, 9 a.m. to 6 p.m. Pero, minsan Sunday, pag mga specialties, mga nakikiusap, sir, may biyahe kami bigla, ganyan-ganyan. We can accommodate naman. Sir, pati ba yung mga motorcycle kinikater natin, hindi lang four wheels? Ibang motorcycle, nakikater na natin. Not all. Kasi may mga ibang maliliit na motorcycle, maliit ng bulb. Pero yung mga Vespa, mga ibang CBR, mga H4, H11, HB3s, yan, kung yan ang sakit nila, nalagyan natin. Oh, guys, subscribe kayo sa Padre Channel. The best yan. I-offer po namin sa inyo is yung KS16 natin na HIR ko na 6,000 Kelvin. Then, pagdating naman po sa fog natin, sir, pwede kayong mamili sa tatlong kulay na meron po. Kulay na meron po tayo, 6,000 Kelvin, 5,000 Kelvin, and all-weather po natin na 4,300 Kelvin. Kung mas mahilig tayo sa warm colors, tapos ipopromote po sa inyo is 4,300 Kelvin natin. Para wala tayong magiging problema, cemented kalsada po natin at basang aspalto, heavy fogs, heavy rain. Kung titignan din natin sa yung lapad niya pagdating sa sementado at sa basang aspalto natin. 5,000 Kelvin, warm white natin, velvet sang puti, at the same time ng all weather is nasa 5,000 Kelvin natin. Then kami nandito po ang meron na 5,000 Kelvin natin. And lastly po, 6,000 Kelvin natin. Blazing white po. Kung lang bro, pag aspalto, di ba makikita? Kung anong difference? Ito, minimimik niya aspalto. Ang galing yung puti. Tama yung difference. Parang mas maliwanag yung 4-3 sa asfalto. Pero i-on mo yung puti naman. Lighter, oh. Mas medyo... karamihan sa ating asfalto. Pero ito, ang minimimit na ito, simento. Ang ganyan simento natin. Yung fog light ko puti eh. Yun yung 16,000 lumens. Ito? Keon Sondra din. Ah, okay po. Mm-hmm. Anak yung anak ko na. Sayo. Oo. Tapos yung puti rin ang gusto ko sana sa taas. Yes po. Oo. Okay, yung 6,000 Kelvin. Sige po. So, walianin ko na po yung anak. Ito na guys, yung free ng Keon Sondra. Kapag loyal customer ka lang ha. Uy. Guys, ito yung install nila sa atin ngayon. Ang KS60 ng Keon Sondra. Alright. Pwede na nating install niya. Si Balong guys. Siya yung mag-install ng ating headlight sa na Keon Sondra. Ayan, sa ating 2019 Montero Sport. Gano'n ka nakatagal nag-i-install, Balong? Mga 4 na taon na. Balong is like bunso, tama yes, ba? Yes sir, sa Ilocano po. Oo, tama. Ayan. So, ito po si KS60 HIR2 para po kay Montero. Wow, ang ganda ng itsura, no? Guys, napakaganda ng itsura nito, mga kumpadre. Pili na kayo nito. Sige, install na natin, Balong. Ito, expert na itong mag-install sigurado. Bilis ah! Parang wala nangyari. Maganda ba yung existing bulb natin, sir? Ito. So, lagay ko na siya yan. Comparison nga tayo, Sir Balong. Ayan. Ito yung comparison, guys. Guys, normally daw, kapag mag-install sila is about 30 to 45 minutes. Sir, bali side-by-side testing po tayo para sige. Makita po natin yung difference ng Keon Sondra at saka nito. Side-by-side testing, guys. At ayun, yellow na yellow yung isa at yung isa, puting-puti. Yan ang Keon Sondra, di ba? At saka yung level, tama naman, no? Yes, sir. Okay. So guys, ayan, mga kumpadre, nakailaw na ang ating Keon Sondra boat.
on both. Ayan, burn test daw to. Lee, gaano katagal yung burn test? 3 to 5 minutes lang, sir. Ah, okay. Okay na po siya. So, G na yun? Yes. Ah, okay. Ayan. Guys, i-align na nila yung Montero Sport natin ngayon, ano? So, meron silang pang-align ng headlight. Ayan. Yan yung pang-align. Guys, okay naman daw yung alignment ng Montero Sport natin. Paano ba natin nalalaman yon? Standard po, sir, sa driver side. Mas mababa. Nakikita, oh, sa loob. Okay. Mas mababa po pa driver side siya. Pag driver side, mas mababa? Yes, sir. Passenger mas side? Mas mataas siya ng konti, sir. Ah, okay. Para dun sa mga signage, sir, para makita po natin yung mga tao, mga signage na meron. Sira yung kalsada. Oo. Ito naman po, sir, kaya mas mababa para dun sa kasalubong po natin, hindi tayo nakasira. Okay. Very good. So, perfect yung pagkakalain ng ano natin. Ng Montero Sport. Mga kumpadre, no? Nalagay na yung Keon Sondra natin at meron silang kung nakita nyo naman, meron silang pang ano, pang calibrate kung tama yung kanyang alignment. At napakaganda kakwentuhan ni surgeon ng Keon Sondra, no? Walang pagbabago. 2015 nung pinasyalan ko siya, ganun pa rin siya, sobrang approachable, guys. At ngayon, no, ang difference lang is may mga kasama na siya. At ganun din yung ugali nila, sobrang approachable silang lahat. Overall, no, yung experience natin sa Keon Sondra team, the best talaga. Para sa mga ano, para sa mga gustong mag-avail ng Keon Sondra, punta lang kayo sa shop nila sa Mandaluyong. Mawi-ways mo naman yun. At ngayon, titest na natin ano, yung itsura ng Keon Sondra paggabi. At disclaimer lang, naka-Keon Sondra ako sa fog light at naka-Keon Sondra na rin ako sa headlight. So, malalaman natin yan ngayon. Ayan. Kung nakikita ninyo, no, sobrang liwanag, guys. Kahit patayin natin tapos buksan natin, sobra yung liwanag, no? Napaka ganda nito, talaga magiging safe yung driving mo, lalo na dito sa Pilipinas. Ang yung tint natin is mahilig tayong mga Pinoy sa sobrang dark tint, eh, dahil nga sa init ng araw. At yung harapan ko is medium tint. Yung sides ko is super black. At kung nakikita nyo naman, sobrang liwanag ng ating ano, ng ating Keon Sondra. At wala akong doubt, no, na ano, na masisira to anytime soon, kasi nga dun sa isa kong vlog, kung nakita nyo yung Gento Montero ko, is 6 years na yon na naka Keon Sondra. 5 or 6 years na magkikiyon na naka-Keon Sondra, at hanggang ngayon gumagana pa din. Sabi nga ni Sir John, tinitest muna nila yung product nila ng mga 6 to 8 months bago nila i-public or ibenta sa public. So matindi yung ano nila, quality control talaga nila. So sa mga gustong mag-Keon Sondra, guys, eto na talaga, the best tong ilaw na to. Para sa akin na wala siyang katapat, ano, sa liwanag, sa durability, kasi nag-test na rin ako ng ibang LED lights, eh. At Keon Sondra pa rin all the way tayo. Halos lahat ng Autobots ko naka-Keon Sondra. Ayan. Salamat pala sa 2,000 ko na mahigit na subscribers, guys. Continue on subscribing to my channel. Continue on watching para sa mga car ano natin, car accessory review, especially Montero Sport and SUVs. Salamat. Yun lang, mga kumpadre. Sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. Salamat and bye-bye. Subscribe na lang sa channel ko, Padre Channel.